mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Mga pambato ng Aklan sa 2022, Philippine Mixed Martial Art Federation Visayas Championships, umakot ng medalya. Alamin sa ulat ni Erajoy Briones. Kahanga-hanga ang ipinakitang kahusayan ng mapambato ng Aklan matapos makapag-uwi ng samutsaring medalya sa ginanap na 2022 PMMAF Visayas Championships nitong September 10, 2022 sa Gimbal, Iloilo. Ang PMMAF Visayas Championships ay inorganisa ng Art of Combat Iloilo at Philippine Mixed Martial Arts Federation. Ang mga fighter na kumatawan sa Aklan na nakasungkit ng medalya sa bawat kategorya ay sina Chesa Sarabia, silver medalist sa kategoryang female adult strawweight. Bronze medalist naman si Errol Parinosa ng male adult lightweight category. Sa exhibition match naman, naging gold medalist for female lightweight si Christy Karen Casejo at contender for male adult lightweight division si Alvin Piñano. Hindi matatawaran ang ipinakitang kahusayan ng mga Aklanon fighters para sa naturang laban na sinuportahan ng Office of the Provincial Governor, Office of the Sangguniang Palalawigan, Office of the Municipal Mayor ng Kalibo at Office of the Sangguniang Bayan ng Kalibo. Erich Briones, Kalibo Cable News. Tupad workers sa probinsya ng Aklan, nakatanggap ng emergency employment assistance mula sa Dolly 6. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Umabot sa 2,600 na mga informal workers mula sa iba't ibang munisipalidad sa Aklan ang naging benepisyaryo ng emergency employment assistance mula sa Department of Labor and Employment Region 6 na may kabuoang pondo na mahigit 13.6 milyon. Ito ay ipinamahagi sa tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers o tupad bago matapos ang buwan ng Agosto. Ayon kay Regional Director Attorney Sixto T. Rodriguez Jr., layunin nito na matulungan ang mga tupad workers sa pang-araw-araw na pangangailangan at gastusin nito sa paaralan. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa 4,500 na sahod at sa Protective Personal Equipment at GSIS Group Personal Insurance Coverage Package. Mula August 4 hanggang 29, ang mga benepisyaryo ay nagsasagawa ng paglilinis ng kalsada, pagdedeklaging ng mga kanal at pagpapaganda ng kani-kanilang mga komunidad. Samantala, ang 1,685 na mga informal na manggagawa ay nakaatas para sa paglilinis ng mga highway ng 12 munisipalidad ng Lalawigan. Ang 686 na benepisyaryo naman ay mula sa munisipalidad ng Altavas ay nakaatas sa drainage declogging sa kanilang komunidad. Samantala, ang 100 na mga manggagawa ng tupad ay mula sa Barangay Ogsip at Sibaliw ng Libacaw, 40 ay mula sa Barangay Aslum Ibahay, 50 naman ay sa Barangay Polo Sabanga ang nakatuon sa paglilinis ng kalsada. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Provincial Health Office ng Aklan, nagsagawa ng vaccination rollout para sa mga estudyante ng Regional Science High School for Region 6. Alamin sa ulat ni Jelene Rosales. Nagsagawa ng vaccination rollout ang Provincial Health Office ng Aklan sa 129 na mga estudyante sa Regional Science High School for Region 6 kung saan nakatanggap ang mga ito ng booster shots. Ito ay bahagi ng kanilang pinaslakas vaccination campaign na kung saan hinihimok ng gobyerno probinsyal ng Aklan na maging fully vaccinated ang mga Aklanon lalo na ngayong optional na lamang ang pagsusuot ng face mask. Layunin ng aktibidad ay bigyang halaga ang kalusugan ng mga estudyante nang sa ganoon ay mapalayo ang mga ito sa nakakahawang sakit. Maliban dito, ang Provincial Health Office ng Aklan ay patuloy pa rin ang pangangampanya sa programang Pinaslakas sa iba't ibang lugar sa probinsya tulad ng bakuna sa baryo sa Malinaw, Nabas, Ibahay at sa paparating na launching ng naturang programa na gaganapin sa Hello Kitty Park. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Reorganizing ng Kalipi at Pag-asa Youth Association of the Philippines, isinagawa sa bayan ng Balete.
Alamin sa ulat ni Erajoy Briones. Muling inorganisar ng Municipal Social Welfare and Development Office Balete ang Kalipunan ng Liping Pilipina or Kalipi Balete Chapter at Pag-asa Youth Association of the Philippines or PIAP nitong 13 ng Setyembre. Ang Kalipunan ng Liping Pilipina or Kalipi Balete Chapter ay isang women's organization na binuo ng Department of Social Welfare and Development sa mga local government unit bilang pagsuporta at pag-empower sa mga kababaihan. Layunin nito na magsagawa ng mga programa para sa mga kababaihan. Samantala, ang Pag-asa Youth Association of the Philippines or PIAP ay may kanya-kanyang levels mula sa municipal, city or provincial, regional at national levels. Layunin ng PIAP na magsagawa ng mga forum para talakayin ang youth issues at concern related sa kanilang mga proyekto at makagawa ng solutions or recommendations sa naturang mga problema. Ang organisasyon ni ito ay nakafocus sa mga kabataan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Ilang mga ahensya sa Aklan, nakisa sa bamboo at tree planting activity. May detalye si Nika Bautista. Nakiisa ang Department of the Interior and Local Government kasama ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, civil society organizations at iba pang stakeholders sa simultaneous bamboo tree planting activity na ginanap sa Barangay Kabugao, Ibahay nitong September 13, 2022. Pinangunahan ito ni DILG Aklan Chairman Raimundo D. Palanog, Local Government Operation Officer 6 Valerie S. Briones at Municipal Local Government Operation Officer Katrina Muyuela. Nilahokan din ito ng LGU Ibahay sa pangunguna ni Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores. Umabot sa 200 pirasong Nara seedlings, 300 pirasong Mountain Agoho at 10 pirasong Bolo Bamboo naman ang naitanim ng mga lumahok sa nasabing aktibidad. Layunin ito na protektahan at ingatan ang balansing ekolohiya ng kalikasan at matugunan ang mga isyu at alalahanin sa kapaligiran. Ang naturang aktibidad ay may temang buhayin ang pangangalaga sa kalikasan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Walong business model canvas sa probinsya ng Aklan nakatanggap ng financial grants mula sa DA Western Visayas. Alamin sa ulat ni Erajoy Briones. Nakatanggap ng financial grants mula sa Department of Agriculture's Young Farmers Challenge Program sa Western Visayas ang 8 Business Model Canvas Provincial Qualifiers ng Aklan. Kinabibilangan ito ni na Chris Ann Menyes ng New Washington, 4 Arts Integrated Farm, Madal Joy Pabor ng Kalibo House of Moshes, Hence Boris Ribase at Rochelle Paloma ng Batan Mambuhay Integrated Farm, Anika Francis Beatriz de la Cruz at Rose Anthony Borda ng Kalibo Anita's Juice Corner, Cater Sol ng Makato Pat Sariwang Bangus Production and Processing, Arc Angeles ng Tangalan Micro Grow, John Donnell Tumbagahan ng Nabas Tilapiaan ni Juan, Joel Villanueva, Reynold Francisco at Maria Lorena Caporas ng Numancia Pure Excellence. Ang awarding program ay isinagawa nitong September 13 sa Zuri Hotel Mandaryao, Iloilo City. Nakatanggap ng 50,000 pesos ang mga individual qualifiers at 100,000 pesos financial grants naman para sa groups. Ito ay mula sa Department of Agricultural Western Visayas sa pamamagitan ng Agribusiness at Marketing Assistance Division. R.J. Briones, Kalibo Cable News. Ito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Municipal Health Office ng Tangalan nagsagawa ng Barangay Leadership and Management Program Module 2. Alamin sa ulat ni Arajoy Briones. Nagsagawa ng Barangay Leadership and Management Program Module 2 ang Municipal Health Office ng Tangalan sa 3 barangay sa bayan. Ito ang Barangay Baybay, Tagas at Barangay Tundog nitong September 12 to 13, 2022.
Kasama ng MHO Tangalan ang Zulig Family Foundation, Provincial Health Office, DOH Aklan at Local Government Unit ng Tangalan. Ang aktibidad ay isinagawa bilang Primary Planning and Implementation Unit ng Government Policies, Plans, Programs, Projects at mga aktibidad sa komunidad. Kinakailangan na ang mga barangay ay nagbibigay ng basic health and social welfare services sa mga residente, lalo na kapag sa oras ng kalamidad, pandemic at emergencies. Para maging epektibo ang implementasyon ng mga programa sa kalusugan, nangangailangan na mabigyan ng kapasidad ng mga barangay sa pamamagitan nitong Barangay Leadership and Management Program, ang mga barangay leaders at ang bawat grupo ay sinanay para maka-establish ng sustainable and resilient na barangay health system. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Lokal na pamahalaan ng Sigma Capiz, nagsagawa ng isang araw na street market and rolling karinderya. Alamin sa ulat ni Jelen Rosales. Nagsagawa ng isang araw na street market and rolling karinderya ang lokal na pamahalaan ng Sigma Capiz nitong September 12, 2022 na ginanap sa Sigma Public Plaza. Ang naturang aktibidad ay isinagawa bilang pagdiriwang ng Tourism Month na may temang Rethinking Tourism. Ito ay pinangunahan ng Capiz Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, Sigma Municipal Tourism Office at sa pakikipagtulungan ng mga Capizno na local producer. Kabilang sa mga produktong ibinida ng Capiz o mas kilala bilang Seafood Capital of the Philippines ay ang ipinagmamalaki nilang iba't ibang klaseng yamang dagat gaya ng isda, alimasag, hipon at marami pang iba. Makikita rin dito ang lokal na produkto ng bayan ng Sigma tulad ng handicrafts, native products, pastries, mga gulay at mga lutong pagkain na ipinagmamalaki ng mga Capiz noon. Ang street market and rolling karinderya ay isa lamang na aktibidad kung saan maipapakita ng mga Capiz noon ang kanilang sariling produkto upang makilala pa ito hindi lang sa kanilang bayan kundi sa iba't ibang probinsya sa bansa. Nagsimula ang nasabing aktibidad alas 8 ng umaga at nagtapos ng alas 5 ng hapon. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng bayan sa mga tumulong sa likod ng matagumpay na aktibidad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Halina kayo, simula na natin. Halina kayo, isama ang mga kaibigan. O halina kayo, pati na mga magulang. Isin ang kapaligiran, mga estero at kanal. At huwag pabayaan. Ibig sa puso at ram, huwag kayang magtagal ng hindi pagbahayan. Ang mga 80s mosquitoes that cause dengue infections. Let's search this way for prevention. It's time to work, do some action. Magkaisa, makiisa, makibahagi at palaging mapagmatsya. Nang sakit na dengue di lumagana. To protect yourself, put safe mosquito repellents to wear. Protective clothing wherever you go. This heart of us prevention, the wish you know. At ang kinibaloon, itusipan ng dumon. Ang dingge alpabet na to. Tiwan natin ng obsaran, for is atong nga tandaan. Dingge nga masakit aton likawan. Then fight the 80s mosquito. Let's search this way for prevention. It's time to work, do some action. Magkaisa, makiisa, makibahagi at palaging mapagmatsya. Ang sakit na dengue di lumagana.
palaging mapagmatsyag. Ang sakit na din hindi lumayan. Makibahagi at palaging mapagmatsyag. Nang sakit na din hindi lumagana. Mayong adlaw sa aton mga tagpalamati, ang muna aton latest weather update sini nga adlaw September 15, 2022. As of 10 AM kay nasang aga, bagyong Nanmadol nag-intensify kag ara na subong sa severe tropical storm category. Subong ara ni siya sa kalayon nga 1760 kilometers east northeast sang extreme northern Luzon, may maximum sustained wind nga 110 kilometers per hour. Kagastines nga galabot 135 kilometers per hour. Sa subong nagalakat ni siya west-northwestward nga may kadasigon 15 kilometers per hour. Base sa atong general outlook, mag-intensify pa ni siya into a typhoon category within 12 to 24 hours before siya magsulod sa aton nga power line sa gabi or buwa sa aga. Ang ini nga bagyo wala ini direct effect diri sa aton sa pungsod apang maka-experience siya kita sa magulugal tubtob magalumon nga kalangitan diri sa western Visayas. May posibilidad sa mga isolated nga pag-ulan, pangilat kag panaguob, tugas sa mga localized thunderstorm kag southwest monsoon nga nag-aapekto sa Aklan, Antique kag Negros Occidental. Nga mumani ang nag-aapekto sa southern Luzon, Visayas kag western section sang Mindanao. Kada sigon sang hangin nga nag-aapekto sa western Visayas, may kasarangan halin na bagat na nakatundan. Nga mumani ang nagadala sang kasarangan nga mga balod sa kadagatan. Forecast temperature naton generally 25 to 33 degrees Celsius. Aton adlaw magtunod 551 karon sa hapon kag magbutlak na siya 539 buwas sa aga. Kag amo ni aton latest weather update para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na aton mga official social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si John Hermobaron, madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibok Cable News. Magandang araw!